Ayan, oh, muli magandang araw sa ating lahat. Ngayon, itutuloy natin yung pinag-aaralan natin tungkol sa verb. Again, ulitin muna natin, ano kasi ang verb? Ayan, yung previous lesson natin, very good, UB, naaalala pa niya. Some verbs show action. They are called action verb. Kaya pag meron kang ginagawa, anong tawag doon? Verb. Okay? Pag meron kang ginagawa, action verb. O, yun din yun. Ngayon, ang pag-aaralan naman natin, yung tungkol dyan sa verb na yan. A verb may be in the past tense. Words such as yesterday, last week, last month, last year, decades ago, recently, and some days ago are among other words that show the verb in the past tense. So, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa past tense, yung nakalipas na, yung dati pa, yung nagdaan na, yung tapos na, okay? Nangyari na. Yan yung ating pag-aaralan ngayong araw na ito. Pero syempre, bago yan, paalalahanin muna natin yung ating mga sarili. Ano kasi yung verb? O, ulitin natin, ano yung verb? Verb are action verbs. Very good, Liza. Ayan. Some verbs show action. O, sige, mag-review muna tayo, ha? O, check natin. O, check muna natin, ha? O, lahat tayo. O, makikinig na. Unahin natin kay Audrey. Sige nga. Basahin mo nga yung instructions sa ating review. Ayan. What are the verbs in each sentence? O remember natin, tutukuyin natin yung mga verbs na nasa pangungusap. Okay? O sige, Audrey. O, total, ikaw naman ang nag-start ng instruction. Basahin mo nga yung number one. Tapos sabihin mo sa amin kung ano yung verb or action verb na ginamit sa isang pangungusap na iyong binasa. Mother cooks our food. Ano ang verb na ginamit? Cooks. Ayan, very good. Ayan, o check natin mamaya ha kung tama siya. Ang sabi ni Audrey is cook. Check naman natin si Adrian. Ayan, sa number 2. Father works at the office. Sige nga, Adrian. Ano ang verb na ginamit sa number 2? Works. O, sige ha. Hold that thought ha. Very good yan. Kasi marunong nang magbasa at mas magaling ka nang magbasa ngayon. Ayan, very good. O, lagi nating tandaan. Lagi tayong mag-practice na magbasa. Okay? Ayan. O, sige. I-check naman natin si Lida. Ayan. Number 3. The family prays together. Ayan. Ano yung iyong nakitang verb? Praise. Ayan. Very good. O sa number 4, i-check nga natin si Liza. The teacher writes legibly. Ano yung nakikita mong verb dyan sa sentence, sa pangungusap na yan? Writes. Kasi yung writes gumagalaw, no? Ayan, very good. E paano naman sa number 5? Ayan, o check naman natin si Ryu. Basahin mo nga. Risen plays chess. Ano ang verb? Tama. Plays ang sabi ni Ryu. O number 6. Ano kaya dito yung verb? Sige nga, Fritz. Brother waters the plants. Sige nga, ano ang verb na ginamit dyan sa sentence? Very good, waters. Ayan, magaling ha, naaalala pa natin ang verb dahil ang verb ay action words. Ayan, show action. Ayan, nagpapakita na meron kang ginagawa. O sige, o check naman natin si David. Ayan, o sige, David number 7, basahin mo nga. James read aloud. Ayan. Ano yung nakikita mong verb dyan sa sentence na yan? Very good. Reads. Ayan. Kasi meron siyang ginagawa. Diba? Anong ginagawa niya? Reads. Nagpapasa siya. Ayan. O si Clark naman, number 8.
Okay, check natin si Clark. Ayan, si Clark. Kevin drinks milk every day. Ano yung nakikita mo na verb dyan sa sentence na yan? Very good, drinks. O, i-check natin. O, mula kay Audrey, Adrian, hanggang kay Clark. O, i-check natin. Tama ba yung kanilang mga sagot? Mother cooks. Ayan o. Our food. Ang verb na ginamit ay cooks. Number two, father works at the office. Ano yung ginamit na verb? Works. Number three, the family prays together. Ano yung verb na ginamit? Prays. Okay. O number four, i-check natin kung naiintindihan natin. The teacher writes legibly. Ayan, writes. Ayan, tama. Rayo. O ano yung sabi mo kanina? Rise and place chess. Tama yung iyong sagot. Ayan, very good. O, brother waters the plants. Tama lahat. O, number seven, James read aloud. Okay, very good naman tayong lahat. O, si Clark, ano yung sabi niya kanina? Kevin drinks milk every day. Tama ba yung sagot niya? Oo, tama. Kasi yung drink, meron siyang ginagawa, di ba? Gumagalaw siya. O, sige. Ngayon naman, ang pag-aralan natin ay tungkol dun sa past simple tense, yung mga nangyari sa nagdaan. O, remember natin ang clue. O, meron clue si teacher. Ano yung clue niya? Pagka nakita natin na meron siyang time period, ayan, past tense na yun. Ayan. Ang past tense, tatandaan natin, nangyari na siya sa nagdaan. A verb may be in the past tense, words such as yesterday, last week, last month, last year, decades ago, recently, and some days ago. Yan, yung mga yan. Pag meron siyang time period na nangyari sa nagdaan, past na siya. Okay? Are among other words that show that the verb is in the past tense. Halimbawa, basahin mo nga yung example natin sa number one, Joshua. He greeted the teachers this morning. Nangyari na siya. Diba? Okay, number two. It rained hard yesterday. O, ano yung sagot kaya ni Julia? Rained hard yesterday. Ayan, very good. Kasi nangyari na siya dati. Diba? Yung verb na ginamit, rain. Diba? Ano yung nakita nating clue? Yesterday, nangyari na siya. Tapos na. Okay? O sige. O check natin si Zian sa number three. My mom cooked adobo recently. Tapos na. Diba? Ano yung verb na ginamit? Very good. Cook. Diba? Ano yung clue natin? Yung time period? Recently. Okay? O, check natin to. O, tatandaan natin. Ito yung mga suffixes na D o kaya ED. Idinadagdag yan sa mga verb. Kaya basahin nga natin. The suffixes D or ED is added to the regular verbs to form their past tense. Give the D or ED ending of this word the T sound. O, check natin. O, tayong lahat, basahin nga natin kung T sound yung ating mga word na nababasa. O, jumped. Cooked. Raised. Touched. Laughed. Pushed. Asked. Baked. Talked. Danced. Missed. Walked. Picked, looked, washed. Ayan. Bakit? Kasi meron tayong nakikitang ED. Ayan. Yun yung mga suffixes. Halimbawa, number one. Sige nga, basahin nga natin. Joseph, Mike jumped the table last week. Ano yung nakita mong verb? Very good. Jumped. Ano yung nakita mong clue na past tense siya? Last week.
nangyari na siya dati pa. Okay? O sige, number two. Check natin si Lorraine. O Lorraine, number two. I washed her bag last year. Ano yung verb na nakita mo? Very good, washed. Ano yung clue na nakita mo na past tense siya? Last year. Tapos na kasi, no? Ayan, very good. O, check natin si... Check nga natin. O, sige, si Syra, number three. We look at the moon last night. O, sige. Syra, ano yung verb na nakita mo dyan sa sentence na yan? Look. Kasi tumingin ka. Meron kang ginawa. Ayan. Ano yung clue? Yung time period na last night. Tapos na siya. Ah, very good. Nakukuha natin, ha? Oh, ngayon, check naman natin kung naiintindihan natin. Kuha tayo ng notebook. Lagyan natin ng 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Tapos, i-underline natin yung mga past tense or yung mga past form in the sentences. Okay? Sa bawat sentence, meron tayong makikita dyan ng mga verb. Pero ginawan siya ng past form or past tense. O, hanapin ninyo dyan. Tapos, i-underline natin. O, bibigyan ko kayo ng 10 minutes para magawa ito. Copy and answer. O, remember natin sa pagsusulat natin, huwag magmamadali. Ayusin natin yung pagsusulat. O, again, tingnan ninyo yung mga notebooks ninyo. Blue, red, blue. Okay? Para nang sa ganon, hindi masakit sa mata pag nag-check tayo ng mga notebook. Okay? O sige, o, pupuntahan ko kayo dyan. Che-check ko kung tayong lahat ba ay nagsusulat ng maayos at malinis. Ayan, very good. Natapos na yung ating oras. Yung 10 minutes. O, check your own paper. Ayan, sa number one, we moved to a new house last week. Ano yung verb na ginamit na past tense? Very good. Move. Sino ang nakakuha ng tamang sagot na nag-underline ng verb? Wow, lahat. Ayan. O, top lahat ng shoulder. Very good. O, number two, i-check natin. They reached the forest yesterday. Ano ang verb na ginamit? Reach. Sino dito yung nakakuha ng tamang sagot? Pataas nga ng kamay. Ayan, nakuha nilang lahat. Yung verb na ginamit ay reached. Ayan, very good. O sige, number three. O pakibasa nga, Elizabeth. Ayan, the hunter killed the wild pig. Ayan, ano ang verb na ginamit? Very good. Wow. Killed, di ba? Killed. Kasi, ayan, hunter siya eh, di ba? Ayan, very good. O, number four. O, sige, pakibasa nga. She's, G's. Yes, Jibs. We recited the poem last night. Ano ang nakikita mo, Jibs, na verb na ginamit dyan? Ayan, naka-past form yung recited. Diba? Very good. Ayan. O sige, i-check natin si Jimmy. I brush my hair every night. Ano yung nakikita mo dyan na verb? In past form. Very good, brushed. Diba? Ayan, very good. Nakuha nating lahat yung ating pinag-aralan na ngayon. Ano ulit yung pinag-aralan natin tungkol sa past simple tense? Okay? Ano yung clue natin? Meron siyang time period. Okay? Meron siyang sinasabi na panahon ng nakaraan. Tapos makikita natin, meron siyang D at saka ED dun sa mga regular verbs. Ayan. Tawag sa kanya, they are past tense. Ano ulit tawag sa kanila?
past tense, nangyari na sa nagdaan. Very good naman tayong lahat. At minsan pa, ang paalala natin sa lahat ng ating gagawin, gagawin nating may karapatan at may kaayusan. Ayan. O in English, ano kasi yung binabasa natin palagi na ating verse of the day para nang sa ganun tayong lahat kabisado natin yung ating verse of the day. Sa 1 Corinthians 14:40. Ayan. But all things should be done decently and in order. Again, ang paalala namin sa ating lahat, ayan, study harder. O harder ba? Smarter. Study smarter, not harder. Again, paalam!